Hello, magandang hapon. Welcome back sa ating channel. Nagbabalik tayo ano upang pag-usapan ang accounting subject. So kung ikaw ay nakikinig sa ngayon or nanonood, maaaring at some point sa buhay mo ay kailangan mong pagdaanan yung accounting. Kung ikaw ay isang estudyante, lalo na ano, pero iba yung kurso mo at meron ka lang subject na ito at kailangan mo itong ipasa. Salamat sa pakikinig. Subukan ko na ipaunawa ito sa inyo sa simpleng pamamaraan. Pwede nating sabihin na accounting for non-accountants. Kumbaga. So bakit nga ba mahalaga ano na merong accounting sa ating mga trabaho or bakit kailangan mo ng accounting sa buhay mo? Alam mo kasi, kung ikaw ay isang entrepreneur o kung ikaw ay isang negosyante o meron kang simple na tindahan or sari-sari store, kailangan mong malaman kung papaano or kung kumikita nga ba ang iyong negosyo or hindi. Dahil kung hindi mo ito alam, eh sayang naman ng iyong puhunan, sayang ng iyong oras, sayang ng panahon na iginugugol mo sa iyong negosyo o sa itinatrabaho mo, sa pinaghihirapan mo. At hindi mo alam kung ikaw ay kumikita or nalulugi na pala. So, kailangan nating alamin ang mga basics, ang mga fundamentals. So, ngayon, subukan nating bigyan ng kahulugan. Ano nga ba ang accounting? Ang isa sa mga simpleng definition ng accounting is that this is a service activity. It's a service. Sa Tagalog is more of paglilingkod. Ano? Ang function ng accounting ay makapagbigay ng quantitative information. Pag sinabi natin quantitative, may kinalaman ito sa mga numero. Lalong-lalo na pag ang pinag-uusapan natin ay kaperahan ng isang negosyo. So, dito, nagpo-provide ang accounting ng impormasyon kung kumusta ang isang negosyo, kung ito ba ay kumikita, ito ba ay nalulugi, nasaan ang pera, ano ang mga ari-arian, ano ang mga kautangan ng isang negosyo, at marami pang iba. Mahalaga kasi na malaman natin kung ano ang nangyayari sa ating negosyo, lalong-lalo na kung ikaw ay isa sa mga nagmamando ng business. Sabihin na natin na ikaw yung manager, ikaw yung may-ari, ikaw yung nagpapatakbo nito. So meron tayong mga accountability or meron tayong pananagutan na tinatawag. At the end of a period kasi, halimbawa sa loob ng isang taon, kumusta, nasaan na tayo sa isang negosyo? O marami sa atin ang mahilig sa milk tea, di ba? Kung halimbawa ikaw ay may negosyo na milk tea store at kakaumpisa mo lang sa start ng taon, mahalaga na malaman mo at the end of the year, ako ba ay kumita? So, ang accounting ang nagbibigay ng impormasyon para malaman natin kung kumusta yung lagay ng iyong negosyo. Kung ito ang aking puhunan, ako ba ay kumita? Or ako nga ba ay nangiti? So, ganito ka-importante ang accounting. Meron kasi tayong mga reports na tinatawag or financial reports or financial statements. Sa mga susunod ko na video, ipapaliwanag ko ito ng mabuti. Ngayon, itong mga reports na ito ay pinapasa sa management o sa mga nagmamay-ari ng negosyo upang sila ay makapag-decide kung ano yung mga kailangan nilang gawin ng mga susunod na hakbang. Kasi kung halimbawa ang negosyo ay kumikita, maganda ang nagiging resulta ng kanilang mga pagbebenta, baka kailangan nila na kumuha ng marami pang mga tao or mag-expand ng kanilang negosyo, pumunta sa ibang mga lugar upang palawakin ang kanilang business. Or kung halimbawa naman medyo palugi, matumal ang takbo ng kanilang negosyo, baka kinakailangan na magbawas ng tao, isarado ito, or bawasan ang mga gastusin na madalas na nagagastos nila sa kada buwan. So, mahalaga na
nagpo-provide ang accounting ng tamang impormasyon upang ang mga nagdedesisyon sa isang kumpanya o sa isang organisasyon ay makapagbigay ng tamang desisyon. So ayan, nabigay na natin ano yung unang kahulugan or unang definition ng accounting. Huwag muna kayong mag-alala. Kung kayo ay nahihirapan at medyo kumukunot na ang inyong mga noo, parang nahihirapan na po ako intindihin kung ano yung sinasabi nyo. Uunti-untihin natin ito. Sa mga susunod na video naman, ipapaliwanag natin yung iba pang mga simpleng kahulugan para mas higit ninyo, mahigit natin na maunawaan kung ano nga ba ang accounting. O, recap lang po tayo, ano? Again, ano ang accounting? Accounting is a service activity na ang layunin nito ay makapagbigay ng quantitative information. O, pag quantitative, may kinalaman ito sa financials. Financial in nature, mga numero, mga figures, mga kaperahan, ano? Upang makapagbigay ng tamang impormasyon sa mga nagde-decide or mga nagmamanage ng negosyo upang sila ay makapagbigay naman ng tamang impormasyon sa mga users o doon sa mga nangangailangan ng impormasyon na ito. So, hanggang sa susunod na video, itutuloy natin ang ating talakayan sa pag-de-define, sa pag papaliwanag kung ano nga ba ang kahulugan ng accounting. So hanggang sa muli, maraming salamat. Please follow me on this channel para sa mga susunod na topics. Huwag kalimutan na mag-subscribe. Kung may mga katanungan kayo, please comment down below para masagot ko kayo. Bye-bye!